Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako. Ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. May tatlong mahalagang salita na nabanggit sa Ebanghelyo na gagabay sa atin sa pagninilay sa araw na ito. Daan, katotohanan at buhay. Kung nawawala sa buhay, marahil mali na ang dinaraanan. Sundan si Jesus. Siya ay ang daan patungo sa Ama. Makalalakad tayo sa daan papuntang kaharian ng Diyos kung susundan natin ang pamamaraan ni Jesus na kanyang ipinakita noong siya ay nanatili dito sa lupa. Kung nawawala sa buhay, marahil nalilito na kung ano ba ang totoo. Pakinggan si Jesus, siya ang katotohanan. Ang mundo ay puno ng kasinungalingan dahil sa masama. Ninanais ng kasamaan na tayo ay lukohin upang patuloy na pumili ng ikasisira natin. Kaya, mahalagang pakinggang mabuti ang salita ng Diyos upang patuloy na magabayan sa katotohanan. Kung nawawala ng gana sa buhay, maaring ikaw ay patungo na sa kamatayan. Hinahangad ni Jesus na bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya, tanggapin natin siya, ang tinapay na nagbibigay buhay. Ipinapakita sa atin ang Ebanghelyo na tunay na si Jesus ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Pagsasagawa. Matatagnawa nating panghawakan ang salita at turo ni Jesus dahil maraming pagkakataon na maaaring subukin ang ating paninindigan sa daan na turo ni Jesus, sa katotohanan na ibinahagi sa atin ni Jesus at sa buhay na alay sa atin ni Jesus. Magpakatatagnawa tayo sa kabila ng lahat.